needs ko ninyo, halos nabubulol ako. So, marami po kasi tayong pinupuntahan. Kagagaling ko lang po kasi ng Bicol, inabol ko lang po dito. Mamaya po nasa Santa Cruz, Zambales na po tayo. Masyaro naman po tinataas, masyaro yung position natin. Ano. Bakit siya tinatawag nating farm scientist? Wala pa man po ang COVID, gumawa na po ako ng tinatawag nating chocolate malunggay. Pamilya po, wala pa po sa industry ng chocolate malunggay. Ginawa ko lang po yun dahil yung mga bata gusto ko mapakain sila ng tinatawag nating gulay. So ganun po, nagkaroon ng, bibilisan ko lang po, no? Kasi medyo mahaba yung presentation, hindi ito related kailang dahil para patunayan natin na sinabi niya ang farm scientist tayo, no? So i-dictate ko lang isa-isa. So gumawa ko ng chocolate malunggay, ang target ko lang po yung mga bata na pupunta sa school na ayaw na halos kumain ng gulay. Ganun po, no? So please, ginawa ko siya, chocolate siya, at the same time, malunggay. So gusto ko ng bata yun. So nagkaroon po sana ako ng kontrata sa tinatawag natin sa SM. Kaya naging problema ko lang po yung tinatawag natin middleman. Mas malaki ang kikitain niya kisa sa kikitain ko. Kikita siya ng piso, kikita ko ng 25 centavos. Bulyong pong hinihingi sa akin ng SM. So paano po gagawin? So i-stop ko po yun. Tama po, no? Pagkatapos po, na-involve naman po ako sa tinatawag natin Palaya Natural Farm. So nagtanim po tayo ng tinatawag nating dragon fruit. Nasa 66 hectares po yan. Pwede po natin makita. Makita nyo sa YouTube. Ako po yung mapapanood nyo sa Salamat Dog at saka sa Bandila at sa Green Living and so on, so on, so. So ganun po siya. Pagkatapos, itong nagkaroon na ulit ang pandemic pa. So nagkain lang po ko ng malunggay pizza. So marami po ang gustong mag-franchise. Hindi ko kayang gampanan. Bakit po? Anong pagkakain po ng malunggay pizza? Kung nausap mo yung tinatawag nating malunggay pandesal, ako naman malunggay pizza na kung saan gumagawa ako ng pineapple sauce sa babaw. So, ibig sabihin, hindi siya ketchup. So, gumawa naman po ako ng pizza. Ang ginawa ko pong pizza niya, paano ko alagaan ang baboy ko? Alagaan mo sa loob ng kwarto mo dahil wala kamoy. Maniniwala po ba kayo, hindi? Parang hindi na. Tama po, no? So, ganun po. Yung binigay ng wisdom ko sa atin. Kaya kinuha po tayo ng Amri. Ang Amri po for 18 years nakasama ko po siya. So kaya lang hindi pa po yung tinatawag natin ang talon, hindi pa po pangalan ang talon yan. Wala pang pangalan. Kaya lang meron siyang mga microorganism, hindi ko lang po naintindihan yung presentation, pero napapasalamat po ko dahil nakikita ko yung microorganism na napaka-importante sa lupa na kumukuha ng nitrogen sa hangin, sa lupa, para pakainin si halaman. Tama? Napaka-importante na pangit. Dahil walang malaking nakakapuin, tama po? Sample. Hindi mamumuha ang bahay na walang... Ano pong wala? Ang pinakamaliit na part po dyan? Buwangin? Semento po. Hindi mo po mabubuhay na walang semento. Tama po, no? So isipin nyo, siya yung microorganism. Tama? Hindi mabubuhay lahat yan. Kumala po yung semento. Kaya napaka-importante po nun sa halaman. So ganun po siya. So ganito po siya, no? Meron po tayong tinatawag nating talon. So na kung saan, ito po yung tinatawag nating organic po siya, natural po siya. So kung ang problema ng mga farmers, yung tinatawag nating soil analysis, tama? Magastos. Tama ba, no? Okay. I-boost nyo na lang po siya ang talong para wala ng soil analysis. Mag-neutralize po yan. Ano po bang problema ng isang farmers para at least gumanda po yung yield? Ang target po natin, mapataas po ang yield ng farmers. Tama ba, no? So dahil naasin po yung lupa, hindi makapag-penetrate yung ugat para lumalim. So gagawin ko na ang talong, kayo po magte-testimony po niya, dahil ibibigyan ko namin ng libre, pero may kondisyon. Mamaya, ano? Okay. So, balikan ko lang po yung history, no? Okay. 18 years ko na po siyang kasama, pero hindi pa po siya aktalon. Na-registered lang po siya na naging aktalon after 13 years. Okay. Bakit po? Siyempre, nag-umpisa po from the scratch yung are. Mabaho pa po yan. Dahil may sangkap na isda, karni, halaman, herbal, pinaghahalo-halo-halo-halo po yun. So, ganun po yan. So, okay po. So, mabaho pa po siya. Tama. Pero ngayon, mabango na. Huwag po kayong kalala. Okay. Buhay na bakterya po yan. Okay. Buhay na bakterya po, ha? Okay. Kaya ibig sabihin, napaka-importante po yan pag nilagay po natin sa bukid. So, ang gagawin po yan, okay. Lagyan natin, ano, nandyan na rin lang po tayo dun sa tinatawag nating land preparation. Napaka-importante kasi ng land preparation. Halimbawa, ang bukid po ninyo, dahil nagmamadali kayo sa tinatawag nating land preparation, nagbula-bula po yan. Nagtanim kayo ng palay, ano result? Bubula po yung palay ninyo. Tama? Alam niyo ang problema, hindi? Maasit. Anong gagawin natin?
naman niyo po yung product niya. Pare pong probiotics po yan. Okay po. Okay, para bibigyan po lang natin lab preparation po lang. Paano? So magbato po tayo ng tiyatawag natin mga probiotics. Okay, tiyatawag natin agpala. Within 7 days po yun, mabubulak po yun, nagkaroon ba kayo ng tiyatawag natin isang sakong nitrogen, tatlong triple 14. Di po nga bawal sunugin ang dami. Nagsusunog po kayo? Hindi. Sino po nagsusunog? Pakita niyo. Sino natin kasama mo, farmers? Sino sumira ng ozone layer natin? Farmers, bakit po? Dahil masyarong dami ng synthetic na ginagamit ninyo, masyarong kayong bilig sa tinatawag natin yung people 14. Hindi nyo na-compute na may NPK na yung lupa po natin. Tama. Bakit tayong gagamit ng triple 14? Hindi na lang alam, ganun po siya. No? Ganun po siya. Nasanayan. So, ganun po. Oh, so, ganun lang po. At tatandaan nyo kayo po. Okay, ganito po. Isa pa. Ganito po yun. So, yung farmers magtanim. Dating procedure, tama po, no? Dating procedure, ano ginawa? Halimbawa, kung ano yung nakasanayan. Halimbawa, 10 fertilizer po yung ginamit. Mahinang 6. Sa susunod, nag-12, nagdagdag. Pwede dinagdagan nyo yung asin ng lupa. Tama pa, no? So, sa atin po, ang combination po natin dito, synthetic at saka tinatawag natin organic. So, kahit po, bakit po ganito? Kasi nag-aral po ako ng organic, nag-aral po ako ng natural, nag-aral po ako ng dadam. So, pinagsama-sama po yan. So, doon po natin natutunan kung paano yung address pala na palakihin at pataasin yung yield ng tinatawag natin farmers. Alam niyo po ba isang gramo ng puti ng palay? Parang malas sa sagot ah. May kausap po ba? Ilan po ba ang butil sa isang kilong pala, ilan ang butil? Ilan po madam? 40,000. Ay, yung iba? Hindi po, bakit po sinasabi po? Kasi mayroon tayong tinatawag natin changes. Kailangan nyo lang kung tanggapin. Kasi kung magpapago, doon pa rin po tayo sa procedure ninyo, yung pa rin po procedure ninyo, hindi po magbabago po yung yield po natin. Tama po, no? Anong recommended po sa inyo? Na itatanim ngayong tagulan? Hybrid, inbreed? Dalawa lang po sagot niya eh. Isang tama at saka isang mali. Ano ba tama? Inbreed po. Bakit po? Anong dahilan? Tignan natin. Hybrid tsaka hybrid. Ano po? Sa ngayon pong tag-ulan, ano ang dapat pong gamitin na, ano ang dapat nating itanim? Hybrid, hybrid? Okay, bibigyan ko ng dahilan ko, ano? Okay, ganito po yun. Pag hybrid po, tama po yung sagot ko ninyo dahil para disprotected tayo sa hangin. Kaya naman po mag-average ng parehas yung hybrid tsaka hybrid. So, pwede po yun. Okay po, ano? Oh, yes. Oh, kailangan po natin, oh, kasi masyadong mahangin tayo ngayon. Gusto nyong kumita ng marami dahil alam nyo naman kung gaano karami at ano po yung butil na tinatawag nating hybrid. Kaya lang dahil sa super lakas ng hangin, tutumba, sayang lang. Okay na po. So, satisfied na po tayo doon. So, ganito po siya, ano? Bigay tayo sa tinatawag nating procedure. So, ganito po, from lung preparation pa lang po, kung talagang mahina na po yung tinatawag nating anik po ninyo, i-condition po natin yung lupa. So, okay lang po yan. Okay, kung pulungin po nito, okay lang yan. Okay, so ganito po siya. So, alasin po, halimbawa sa lung preparation po natin, alasin po ng hapon, mag-i-spray po tayo ng tinatawag nating agtalon. Bakit po alasin po? Para at least magkaroon siya ng tinatawag nating adaptation. Adaptation na kung saan hindi pa siya ganay, sanay doon sa area po ninyo, sasanayin po natin siya, kaya kailangan hapon. Okay lang po. Pagkatapos po, hayaan nyo po siyang mag-duplicate. So, tulad ng presentation po nila, meron silang 20 billion bacteria, microorganism. Tama ba yun? The same din po yan. Okay, 20 billion ang walang po yun sa amin. Isa lang po ang super. Okay lang. Parang gano'n. Okay, so okay na po yun, ano? So, mangyari po noon, balikan po natin, ano? Mabilis po pa ako magsalita, mabaga kayo makinig. Okay. So, nagmamantali, ano, aabulin po kasi yung bihay ko. So, ganun po siya, no? So, once na nagkaroon po tayo ng land preparation, itapon po natin yung dayami, ikalat,
magpatubig, pagkatapos mag